Mataas ng sikat ng araw nang magising ako. Hindi ko alam pero parang ang bigat ng pakiramdam ko. Feeling ko tinatamad ako, parang wala akong kagana-ganang tumayo sa higaan. Masyado na siguro ako napagod sa date ko noon namin ni Christian kagabi. Nakapikit kong kinapakap ang kama para hanapin si Christian, ngunit ganun na lang pagkunot ng loko na mapagtantong wala na pala akong katabi. Di, nasan ka? Christian? Medyo inaantok pa na tawag ko sa asawa ko dahil sa pagbabaka sakaling nasa CR lang siya, ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan ko minulat ang mga mata ko at pagkatapos ay nagpalingalinga ako sa buong kwarto, ngunit hindi ko nakita si Christian. Asan yun? Inayos ko lang sandali ang sarili ko at pagkatapos ay bumaba na rin ako ng kwarto. Dederecho na sana ako sa dining room nang marinig kong ingay ng pagtampisaw ng tubig na nanggagaling mula sa pool area. Kaya naman agad ako nagtungo doon. Hindi nga ako nagkamalit, nakita ko doon si Christian na abalang lumalangoy sa ilalim ng pool na animoy isang professional swimmer. Sumandal at tumalikip-kip ako sa glass door sa kamasayang pinagmasda ng asawa ko. Kasalukuyan na siya noong nakatayo sa dulo ng pool at abalang pinupunasan ang mukha at pagdakay tinaas niya pa ang kanyang mga palad at hinawi naman doon ang kanyang basang buhok na humaharang sa kanyang mukha. Sa ganong senaryo, hindi ko na napigilan ang sarili ko na mapanganga habang tulalang nakatitig sa hubad-barong katawan ni Christian. 3 words to describe and is, oh so hot! Bakit nung naghagis ang Diyos ng kagapuhan, kaseksihan, katalinuhan ni sinalulahat ng asawa ko? Bakit ang perfect niya tuloy sa paningin ko? Huwag masyadong katitig, Mi. Baka matunaw ako niyan. Mukhang ang ganda yata ng gising mo, ah. Tila bumalik sa kamunduhan ng tulala kong diwa na marinig kong tila nanunod yung wika ni Christian. Nakasandal ang mga siko niya sa edge ng pool habang nakangising nakatingin sa akin. Napangiwi na lang ako. Parang ang sarap ipambato ngayon ng mga nagkalat na paso dito. Banta ko sa kayabangan niya. Walang boses na nabatawa siya, para bang tuwang-tuwa pang loko na nakikita akong nagagalit. You look more beautiful when you're mad. So kaya ba lagi mo akong ginagalit? Lagi ka namang galit eh. Tss, tara na, kumain na nga tayo. Nagugutom na ako. Kaya ka nananaba eh. Pagkagising mo, pagkain agad na sa isip mo. Panaloko niya. Ayan ka na naman, Binilde ha? Tumawa lang siya. Mamaya na tayo kumain. Come on, samahan mo muna ako dito mag-swimming. Aya niya. Pinandilatan ko lang siya ng mata at pagdakay. Dinilaan na parang bata. Mag-swimming kang mag-isa mo at kakain ako mag-isa ko. Diyan ka na, baliw. Tatalikod na sana ako para pumunta ng dining room nang bigla niya akong tinawag. Fine, aahon na ako. Sabay na tayong kumain. Paabot na lang ng towel. Napangiti ako. Good dog. Pumihit muli akong para kunin ang towel niya. O, bilisan mo. Inabot kong towel kay Christian na noy nakahawak sa handrail ng pool at takman ng aahon. Nang nasa aktong aabutin na niya ang towel ay natigilan ako nang makita ko siyang pilyong umisi sa akin. Good morning, Mama Miko. Huli na nang mapagtanto ko ang balak niyang gawin dahil mabilis na niyang nahawakan ng kamay ko sa isang iglap ay nahigit niya ako. Kasabay na pagtilikoy ang pagbagsak naming dalawa sa pool. Habol kong hininga ko nang iihawan ko mula sa ilalim ng tubig ang ulo ko. Sunod-sunod na inihit ako ng ubo dahil sa tubig na pumasok sa ilong ko. Walang hiya ka talaga, baliw, wah! Christian! Sigaw ko sa pagitan ng mga ubo ko habang hinahampas ko si Christian sa magkabila niyang balikat. Tawa lang sinagot niya sa akin at masayang halakak niya ang nangibabaw sa buong pool indoor. Mana Mildred's POV. Lisa, pakitawag mo nga yung mag-asawa at sabihin mo'y kumain na. Aba, tanghali na, hindi pa sila nag-uumagahan. Aking utos sa isang katulong dito. Kasalukuyan ako nag-aayos ng mga kasangkapan sa kusina nang maalala kong hindi pa nga pala nag-aalmusal ang dalawang yun. Manang Mildred, ano ho kasi? Nasa pool ho kasi sina Ma'am Jamie at Sir Christian? Sagot ni Lisa na nui abalang nagliligpit ng mga pinggan sa lababo. Naitigil kong ginagawa ko at matamang tiningnan ko si Lisa. Nakita ko nakangiti siya na ano mo'y kinikilig. Saglit na pinagpaliban kong ginagawa ko at lumabas ako ng kusina para dumiretso sa pool area. Papalapit pa lamang ako sa nasabing lugar ay rinig ko na kaagad ang mga masasayang halakakan na mag-asawa doon. Kay sarap pakinggan. Sumilay ang masasayang ngiti sa aking mga labi na mapanood ko mula sa likod ng glass door. Sina Christian at Jamia na nui tila mga batang munting masayang naglalaro sa tubig ng swimming pool. Bahagyan na akong napatawa nang kargahin ni Christian si Jamia sa kanyang mga balikat. Nagihiyaw naman ang huli sa takot na baka mahulog.
Napakagandang senaryo, anumanang? Mabilis ako na palingon ang pumukaw sa atensyon kang boss na matandang lalaki. Kanina ka pa ba dyan, Raul? Tanong ko sa ama ni Christian na nooy masaya nakatitig sa harapan. Ang totoo niyan, kanina pa ako pabalik-balik dito dahil gusto kong panoorin ang dalawang batang yan. Napakasaya nila. Parang kailan lang ipinapalo mo pa sila dahil lagi silang nag-aaway na dalawa. Pero tingnan mo ngayon, halos sugurin na sila ng mga hukbo ng langgam dahil sa sobrang kaswitan nila. Tawang-tawang biro ng kasama ko. Napatawa na rin ako. Noong kinasal silang dalawa, parang ang dami na nagbago. Parang tila nagkaroon na sigla at buhay ang masyong ito. Tingnan mo ngayong anak mo, dati-rati ang sipag pumasok sa trabaho. Halos doon na nga tumira sa opisina niya eh. Ngayon, ayan lagi na nakadikit sa asawa. Biro ko't mahina kami naghahalakhakan dalawa. Saglit na katahimikan ang nangibabaw sa pagitan naming dalawa habang nakatuon pa rin ang aming pangapaningin sa nagkakatawa ang mag-asawa. Sigurado ako, masayang nanonood niya si Tita sa mga gulang ni Jamia at ang aking asawa. Sigurado kong tuwang-tuwa sila ngayon sa nakikita nila unti-unting pagkakasundo ng mga anak nila. Hay, apo na lang ang kulang at pang nagkatao'y masaya kong iiwan ang mundong ito upang makasama ko ng aking kaibigan at ang aking asawa. Masaya kami magkakwentuhan doon. Bagamat nakangiti, hindi naman may tatagong kalungkutan sa mga mata ni Raul. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Raul. Saway ko sa kanya. Sa tono kasi ng pananalita niya ay parang ramdam na niyang malapit na siyang magpaalam. Sumeryoso ng mukha niya. Matanda na ako, manang. Mahina na rin. Walang nakakaalam kung kailan niya kukunin. Lalo na talam natin traitor ang sakit kong ito. Sana nga'y hayaan pa ako ng Panginoon na masilayan na magiging apo ko kina Christian at Jamia. Kay tagal kong pinangarap na makalaro balang araw ang magiging anak nila habang masaya kami naghahabulan sa buong mansyon. Napakasarap siguro ng pakiramdam noon. Malumanay na wika niya habang nakangiting nakatitig sa itaas na tila ba iniimagine ang pangarap niyang yon. Halata na sa kanyang mga mata ang pangingilid ng mga luha niya doon. Ibinaling ko na lang rin sa pangiti ang aking sarili upang pigilan ang nakaambaring pagtulo ng mga luha ko. Tandaan mong hindi ka pa pwedeng mawala dahil gagabayan mo pa silang dalawa sa mga harapin pa nilang mga problema sa buhay. Hindi ko to kaya mag-isa, kailangan mo pa akong tulungan. Pampalakas loob ko sa kanya. Malungkot ng ngiti lang sinagot niya sa akin at pagdakay, nauna na siyang umalis. Pabalik na sana ako muli sa kusina na makasalubong ko si Elena na may daladalang mga papel. Saan ka pupunta, Elena, iha? Kay Christian po, may didiscuss lang po ako sa kanya about sa company. Huminga muna ako ng malalim bago ko siya sinagot. Elena, may ginagawa pa ngayon si Christian. Nakita ko kung paano siya tumingin sa may direksyon ng pool area na para bang alam na alam niyang naroon si Christian at base sa itsura niya ay parang gusto niya ipaalam na wala namang kwentang ginagawa ng huli. Pero urgent ho ito nang, kailangan na ho. Hinawakan ko lang siya sa mga kamay niya at seryosong tumitig sa kanya mga mata. Mamaya mo na lang sabihin sa kanya yan. Sa ngayon may pinagkakaabalahan pa si Christian, Elena. May mahalaga pa kaysa sa kumpanya at kahit na ano pang material na bagay sa buhay niya. Kita ko sa mga mata ng kaharap ko ang pinaghalong lungkot at hinanakit nang sabihin ko yun sa kanya. Nang mahalata niya siguro napansin ko yun ay nagmadali na itong umalis. May halong pagdududa na napasunod na lang ako ng paningin sa papala yung direksyon niya. Sa loob ng ilang dekadang paninilbihan ko sa pamamahay na ito, ay alam ko ng bawat karakter ng mga nakatira dito. Alam at ramdam ko kung sino nagsisinungaling at kung sino may inililihim. At kung sino't anuman yun, ayun ang aking obserbahan at aalamin. Jamia's POV. Pagkatapos naming maligo na sabay at magbabad na matagal sa pool, ay umahon na rin kami dahil baka raw sipunin pa ako, sabi ni Christian. So pagkabihis namin ni kumain na kami ng tanghalian dahil alas 11:30 na noon. Dahil wala kaming pasok na dalawa, ay marami pa kaming ginawa maghapon. Katulad na lang na pagbe-bake ng mga cookies sa kusina, naglaro rin kami ng PlayStation. Nagtakbuhan pa ba taket sa hagdanan? Kapag nagkakapikunan, naglaro rin kami ng Scrabble. Yun nga lang, tawanan kami ng tawanan dahil kung ano-anong kalokohang word ang nilalagay niya at nang bandang pahapon ay nagpahinga na rin kami. Tila kapwa pagod na magkatabi kaming humiga sa kama at doon masayang nagkulitan. Narong nangingiliti siya at mayat mayang pagpupugnya ng halik sa iba't ibang parte ng mukha ko. Nakakatuwa lang na maghapon naming kasamang isa't isa na walang minuto na hindi kami magkasama. Yung tipong naghihiwalay lang kami kapag magsi-CR kaming dalawa. Sana ganito na lang kami araw-araw. Pero imposible dahil nagtatrabaho siya habang ako naman ay nag-aaral ko, no? Tulad ngayon,
Nagpaalam siya sandali sa akin para pumunta raw saglit sa office room niya dahil may asikasuhin daw siyang urgent. Paano kasi umaya pala naman si Elena? Slash pala kang kokak? Yung babaeng yun, malapit na talaga ako mapuno sa kanya. Masyado niya pinapahalata na ayaw niya kami makitang masayang magkasama ng asawa ko. Inggiterang palaka. Ang sarap niyang tuhugin at iihaw sa nagbabagang uling, tapos gagayat-gayatin ko siya ng pinot ipapakain sa pusa. Naudlot ang pag-iimagine ko nang biglang magring ang phone ko. Tumatawag si Cassandra. Oo, napatawag ka. Bungad ko sa kabilang linya. Nailayo kong cellphone sa tenga ko na marinig ko ang malakas sa tili ni Cassandra na para bang kilig na kilig. Nabasag yata ang eardrums ko. Hoy Cassandra, tumawag ka lang ba para tilian ako? Balu ka ba ha? Nakadrugs ka yata eh. Wah, Jamia! Jamia, my lovey-dovey best friend! Let's meet tonight! May good news ako sa'yo, best friend! Dali, kita na tayo ngayon! Kinikilig na saan niya. Nagtatatalon pa yata eh. Hindi ko alam kung matatawa o maiinis ako o mawiwirduhan ako sa kanya. Ang OA ha? San tayo magkikita? Sa bar, sagot ko lahat. Aba, tingnan mo nga naman. Mukhang good na nga ang news niya dahil malilibre siya. Siya na dakilang kuripot at makunat pa sa belly ko'y e manlilibre. Libre? As in free as in treat mo? Okay, sang bar ba yan? Game? Let's meet? Matapos ko magpaalam ng pahirapan kay Christian, e sa huli, pinayagan niya na rin ako makipagkita kay Cassandra. Nung una'y ayaw akong payagan ng magaling kong asawa dahil ayaw niya raw. Basta ayaw niya raw. Pero wala naman na siyang nagawa nung nakapagbihis na ako. At isa pa, nangako naman akong uuwi ako ng maaga. Pagdating ko sa bar na sinabi sa akin na Cassandra ay dumiretso ako sa loob. Bumungad agad sa akin ng mga umikot na disco light at maingay na tugtugan at daldalan ng mga nasa loob. Naglibot ako sa mga upuan hanggang sa nakita ko nga si Cassandra na nagsosolong nakaupo at naghihintay sa isang couch. Masayang umupo ako sa harap niya. Masaya ako dahil hindi sa manilibis siya. Siyempre, kaibigan ko pa rin naman siya kaya mas interesado ako sa good news na sasabihin niya. Kami na ni James! Munti ko nang maibugang inuwi, iniinom kong tequila nang marinig ko sinabi ni Cassandra. Mabuti na lang at mabilis ko yung nalunok. Nalalaki ang mga matang tinitigan ko siya. Talaga? Napasigaw ako dahil sa pinaghalong gulat at tuwa sa balita niyang yun. Wah, hindi ako makapaniwala. Totoo, Jamia, nagtapat na siya sa akin kagabi. Walang paglagyan ng kasiyahan sa itsura ni Cassandra. Para siyang nanalo sa loto. Nagkwento pa siya sa akin tungkol sa lahat na nangyari kagabi nung nagtapat sa kanya si James. Hindi niya raw inakalang may pagkaromantiko naman daw pala ang lalaking yun. Pinaghandaan daw talaga nito ang gabing yun para sa kanya. Natawa ko ng kwento niya sa akin na sobrang naiyak at ngumalngal daw siya sa sobra sa harap ni James dahil hindi niya raw yun inaasahan. Tinan mo nga naman ang kapalaran. Dati-rati masaya na si Cassandra ang mapansin lang ni James. Saksi ako sa pagpapakyut at pagpapansin niya noon sa huli. Pero ngayon na yan sila na. I'm happy for you. Natupad mo ng pangarap mo sa buhay. Pwede ka nang mamatay bukas. Paluloko ko sa kanya. Pinapatawa ko lang siya. Nakita ko kasing namamasa-masa na mga mata niya dahil sa pagpipigil ng iyak. Tears of joy. Sira ulo ka talaga? Pinilit niyang ngumiti. Dahan-dahan ko naman nilapit ang thumbs ko sa pisngi niya at maingat na pinunasan ng mga luhang nagsisimula ng tumulo doon. Huwag ka nang umiyak, ang pangit mo eh. Naiyak na rin ako. Paano naman kasi parang nararamdaman ko yung kasiyahan niya ngayon? Sa tuwing naaalala ko naging asawa ko si Christian na first love ko ay hindi mapigil ang pumalakpak ng puso ko. Ganun rin sigurong nararamdaman ngayon ng kaibigan ko. Ang saya-saya ko kasi eh. Parang batang wika niya at pagdakay niyakap niya ako ng mahigpit. Masayang ginantihan kong pagyakap niyang yun na animi batang naglalambing. Pagkatapos ng konting dramahan ay matagal pa kami nagkwentuhan na dalawa. Nagulat pa nga kami na makita namin doon sina Miguel at Joshua na mayakbay-akbay ng mga babae at katulad dati, gumigimik na naman ang dalawang Casanova. Ay, kailan kaya magtitinot mag-stick to one sa babae ang dalawang yun, mga playboy? Iniwan ko muna sandali si Cassandra sa couch para mag-CR sandali. Pagkalabas ko ng comfort room ay nagulat na lang ako ng makasalubong ko roon si Jace. Hindi ko sana siya papansin ngunit mabilis niyang nahawakan ng braso ko't nagulat ako na mabilis niya akong naisandal sa pader. Let me go, Jace! Asik ko, ngunit imbis na pakawalan ako'y nakuha niya pang mag-smirk sa akin. Long time no see. Hindi na kasi kita masyadong nakikita sa university. And now, I'm missing you like crazy. You look more beautiful now, Jamia. Mukhang masaya ka na yata sa buhay may asawa mo ah.
Tell me, paano ka ba niya napapasaya? Is he giving you a pleasure every day? Is he making you satisfy every night? Nang hindi na ako nakapagtimpi pa ay mabilis ko na siyang sinampal na malakas gamit ang isang palad ko. Napamura siya habang nakahawak sa pisngi niya na sinampal ko saka matalima mga matang tinitigan niya ako. How dare you, Jace? Kung hindi mo kayang irespeto, matuto ka naman lang irespeto mga taong pinapahalagahan ko. Matigas na sambit ko sa kanya. Pinalakyan ko siya ng mata dala ng sobrang galit. Nagmamalaki ka na ba, ha? Sinigawan niya ako. Amoy na amoy ko ng alak mula sa kanyang hininga. Namumula rin ang mga mata niya, indikasyon na marami siyang nainom. Look, Jace, lasing ka lang. I'm sorry pero hindi ko ugali makipag-argue sa mga lasing, lalo na sa mga addict na katulad mo. Matapang nasagot ko't pagkatapos ay pabalang na tinanggal ko ng mga kamay niya na kahawak sa braso ko. Tumalikod na ako't nagmamadaling umalis. Sino ba siya sa akala niya? Isa lang naman siyang hamak na ex-suitor ko ah. Oo, inaamin ko na mutikan ko na siyang sagutin noon kung hindi lang ako nakapag-isip-isip ng maayos. Gusto ko kasi noong gantihan si Christian nung minsang nakita ko siyang nakikipaglandian sa ibang babaeng inakala kong dinidate niya na yun naman pala eh, kliyente niya lang. Alam ko nagkakaganon si Jace dahil hindi ko siya sinagot noon. Siya na heartthrob at campus prince ay nabasted na isang babaeng kumalat pa sa buong university. Alam ko nasaktan kong ego niya bilang isang lalaki. Napailing na lang ako. Bahala siya sa buhay niya. Napagdesisyonan namin ni Cassandra na umuwi na. Lumalalim na kasi ang gabit isa pa baka nag-aalala na rin si Christian. Iniwan kong kaibigan ko sa loob dahil nag-text daw sa kanya si James na susundin daw siya nito. Nag-alala siguro ang huli na baka mag-drive ang girlfriend niya na nakainom. Masaya ako dahil nakahanap ang kaibigan ko ng sweet na boyfriend. She deserves it. Mabait naman si Cassandra eh. Kasalukuyan na ako naglalakad sa parking lot para hanapin ang kotse ko. Madilim at napakatahimik doon. Jamia, napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang motoridad na tawag na yun. Lumingon ako. Nakita ko si Jace na matalim ngunit nakasmirk na nakatingin sa akin. Kasama niya sa kanyang likod ang apat niyang kaibigan na lalaki. Lahat sila napakaangas ng itsura. Sinaman ko lang siya ng tingin at pagkatapos ay tumalikod na ako para umalis ngunit mabil siyang nakalapit sa akin. Hinawakan niya na mahigpit ang braso ko katulad ng ginawa niya sa akin kanina. Violent at sapilitan niya akong hinarap sa kanya. Bitawan mo ko, ano ba? Bulyo ko sa kanya habang pilit kong hinihigpitan ang braso ko ngunit lalo niya lang hinigpitan ang pagkakahawak niya doon. Ano ba ang problema mo, Jace, ha? Hindi ka ba talaga titigil? Malapit na ako mapuno sa'yo, ano ba? Sabing bitiwa! Hindi na niya ako pinatapos pa dahil mas hinigpitan pa niyang pagkakakapit sa braso ko. Halos sa mga tambalikat ko, ramdam kong pagbaon ng mga kuko niya sa balat ko. Wala pang kahit sinong babaeng nakagawa ng ginawa mo sa akin. Ikaw lang, Jamia. Pinagmukha mo kong tanga? Antagal kitang niligawan pero anong ginawa mo? Malalaman ko na lang na ikinasal ka na pala? Alam mo bang pinagtatawanan ako ng ibang tao dahil sa'yo ha? Nanilisik na siya sa sobrang galit. God, ganun ko ba masyadong nasagasaan ang pride at pagkatao niya? Hindi pa rin ba siya makamove on? Wala akong sinabing maligaw at lalong wala akong sinabing umasa ka sa akin. At isa pa, sa tingin mo ba, maatin na sikmura kung sagutin ang isang kagaya mong saksakan ng hambog at yabang? Alam mo, kahit ikaw na lang nag-iisang lalaki sa mundo, hindi kita sasagutin. I swear! Nalaki ang mga mata niya. He clenches jaw. Ah, ganun na? Bumilis ang tibok ng puso ko na bigla niya akong higitin at sapilitang kalad ka rin. Naghihiyaw ako ngunit parang wala lang siyang narinig. Nagpupumiglas ako ngunit mas lalo lang niya akong hinila papunta sa kung saan. May inihagis sa kanyang susi ang isa niyang kaibigan at saka ko lang napagtanto ang balak niyang gawin nang ipasok niya ako sa loob ng kotse niya sa backseat. Sumunod rin siya sa loob at sinara niyang pintuan na sasakyan. I will prove to you that I am much better than your husband. Malidemonyo siyang ngumiti. Yun lang at isa-isang iglap ay nahiga niya ako sa upuan. Pumaibabog siya sa akin at nagsimula akong magsigaw nang umpisahan niyang halikan ng leg ko. Tila naman isa siyang gutom na leon nang maras niyang sakupin ang aking mga labi. Inikot ko patagilid ang ulo ko para iwasan ang mga labi niya, ngunit patuloy lang siya sa pagsunod. Sinubukan ko siyang itulak at sipain ngunit naipit ako sa pagitan ng mabigat niyang katawan at ng upuan. Nangatal ang bukong katawan dahil sa pinaghalong takot at kaba. Lalo ako nagpanik na isa-isa na niyang tinatanggal mula sa pagkakabutonis ang blouse ko. I pleaded with him to stop, but the more I begged, the more he found pleasure. Ginamit kong pagkakataon na hinuhubaran niya ako para pagkakalmutin siya sa kanyang mukha at leeg. Ngunit,
Dahil sa ginawa kong yun ay mas lalo ko lang siyang nagalit. He slapped me. Hindi lang isang beses kundi apat na beses. Magkabila ang pisngi kong sinampal niya ng malakas na parabang hindi ako tao, na parabang hindi ako babae. Napahagulul na ako. Kahit kailan hindi pa ako nasasaktan ni Christian physically. Ni kurot, ni pitik sa noo hindi niya nagawa sa akin. Kahit napakamaldita ko sa kanya. Kahit lagi ko siyang inaaway, kahit kailan hindi niya ako nagagawang saktan. Si Jace, siya ang naging first choice ko na papakasalan ko nung panahong nag-aalinlangan ako magpakasal kay Christian. Naisipan ko nung sumama't magpakalayo-layo kasama si Jace. Ngunit, dahil hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob noon na hindi ko yung nagawa. Nung mga oras na sinampal ako ni Jace ay doon ko lang mas na-realize ang worth ni Christian sa buhay ko. Napakaswerte ko sa asawa ko. Hindi siya katulad ng ibang brutal at nananakit ng asawa. Napakabait niyang tao. Napakabait niya asawa. At nagpapasalamat ako na siyang napili kong pakasalan. Kasalukuyan nung nilalakbay ng mga kamay ni Jace ang iba't ibang bahagi ng katawan ko nang makarinig kami ng ingay mula sa labas. Napagtanto ko lang ang nangyayari yung nabiglang bumukas ang bito ng kotse at bumungad ang nalilisik na galit na si Miguel. Mabilis niyang hinaklit si Jace palabas at saka sinuntok ng malakas. Nakita ko nakipagsuntukan din sina Joshua at James sa mga kaibigan ni Jace sa labas. Jamia! Nakita ko maluhaluhang itsura ni Cassandra. Dala marahil na sobrang pagkatakot ay nayakap ko na mahigpit ang kaibigan ko. Malakas na napahagulol ako sa balikat niya. Inalayo nila ako sa lugar na yun para pakalmahin. Ipinasuot sa akin ni Joshua ang jacket niya dahil nasirang damit ko. Kinuwento rin ni Cassandra sa akin na may kakilala raw siya sa loob ng bar na nagsabi nakita nga raw nila si Jace na kinaladkad ako. Nang marinig daw nila Miguel, James at Joshua yun ang namanali na raw na tumakbo sila papunta sa akin. Miguel, James, Joshua, Cassandra, tawag ko sa kanila. Please, huwag niyo nang ipaalam kay Christian ang nangyari ngayon. Christian's POV. Halos mahilo na ako kakapabalik-balik sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Mayat mayan tingin ko sa cellphone ko sa pagbabaka sakaling tatawag o magte-text man lang siya. Pero wala, gabi na. Anong oras na? Bakit ba hindi pa siya umuwi? Napasilip ako sa bintana nang makarinig ako ng ingay ng makina na sasakyan sa labas. Parang nabunutan naman ako ng tinik sa dibdib na makita kong kotse ni Jamia. Dumating na siya. Nagtatakbo ako at patalo na humiga sa kama. Binalot kong kumot sa katawan ko at nagkunwaring natulog. I'm mad. I will not talk to her. Dinin ko pang pagkakapikit ng mata ko nang marinig ko ng pagbukas ng pinto. Nandito na siya. Maya-maya pa'y naramdaman kong paggalaw ng kama. Dee, are you still awake? Bagaman malambing ay dama ko pa rin ang kalungkutan sa kanyang boses. Hindi pa rin ako nagmulat hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagyakap niya sa akin. Inihilig niya pang ulo niya sa dibdib ko. Di, galit ka ba sa akin? Kung nagtatampo ka, sorry ha. Hayaan mo, simula ngayon, magbabago na ako para sa'yo. Hindi na ako uuwi ng gabing gabi. Hindi na kita sisigawan. Pangako hindi na rin kita aawayin. Pangako hindi na kita tatawaging abnormal. Baliwat sira ulo. Pangako magpapakabait na ako. Pangako magiging mabuti na akong asawa para sa'yo. Christian, sorry sa lahat ng mga kasalanan ko sa'yo. Sa lahat ng mga nagawa kong mali sa'yo noon. Sorry kung napakamaldita ko sa'yo. Sorry kung minsan binabatukan kita. Sorry kung minsan sinisipa kita. Pangako hindi ko na inuulitin. Pangako magbabago na talaga ako. Mabilis kong minulat ang mga mata ko na marinig kong pag-aralgal ng tinig ni Jamia. Sa pagmulat ko'y tila tinunaw ang puso ko na makita kong umiiyak siya. Ngunit, hindi yun na nakapukaw na atensyon ko kung hindi ang mga pasa sa magkabilang pisngi niya. Kaagad ako napabangon sa higaan. Hinarap ko siya sa akin at pinagmasdan kong mabuting mukha niya. I gritted my teeth. Sinong gumawa niya sa'yo? Jamia, sino nanakit sa'yo? Hindi ko na nakontrol ang sarili ko at napasigaw na ako. Shit, mukhang makakapatay yata ako ng tao. Ngumiti lang siya sa akin na parabang wala lang yun. Wala to, may nakaawi lang kami kanina ni Cassandra sa bar. Paano man naman kasi itong si Cassandra? Napaka-eng-eng, may nakabangga siyang maarteng babae. Nabuhusan pa niya ng ala kaya yun nag-away. E di tinulungan ko. Medyo napulit pa nga itong damit ko kasi nahila ng kaaway kaya pinahiran ako ni James ng jacket niya. Paliwanag niya habang pinapakita niya sa akin ang suot na jacket. Inis na napabuntong hininga ko. Ano ba? Dapat hindi ka sumasali sa mga away. Paano kung hindi lang yan ang inabot mo? Paano kung nahampas ka na naman ng bote sa ulo? Paano kung na-unconscious ka na naman? Ay, hindi ko alam kung mag-aalala o magagalit ako sa kanya. Pasaway talaga. Okay lang, tinulungan naman ako ng mga kaibigan mo eh. Nagkataon kasi nandun din sila Miguel, Joshua at James kaya
medyo nakaganti na rin ako. Sad niya. At kailan pa natutong pumatol sa mga babae mga kaibigan ko? Niyakap niya ako ng mahigpit. Sorry na ha. Malambing niyang tono. Niyakap ko na rin siya. Marami ka bang nainom? Umiling siya. Teka, halika. Gamutin natin yung pasamo. Sa tuwing nakikita ko nasasaktan ka dahil sa iba, parang gusto ko makapatay ng tao. Papatol ka sa babae? Eh, sinaktan nilang asawa ko. Tinan mo nga nangyari sa Lucille na nanakit sa'yo. Ayun, naghihirap ng pamilya niya. Tinulungan ko si Daddy na ipitin ang kumpanya nila. Kaya ayun nga, lalo lang humigpit ang yakap niya sa akin. Naramdaman kong pagtaas pa ba ng balikat niya. Indikasyon na umiiyak na naman siya. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Sinubukan kong tanggalin ang pagkakayakap niya ngunit lalo niya lang ako niyakap na mahigpit. Salamat Christian ha. Salamat kasi akong pinakasalan mo. Ako na dakilang maldita. Pasaway, spoiled brat at maarte. Ako na lagi kang inaaway. Salamat kasi kahit ganito lang ako, lagi mo pa rin akong iniintindi. Salamat kasi ang bait mo sa akin, Christian. Huwag mo kong iiwan, ha? Huwag mo kong iiwan. Napahagulhul na siya sa dibdib ko. Hindi ko man alam ang dahilan kung bakit siya ngayon nagkakaganito ay sapat ng dahilan para maging masaya ako. Masaya ako dahil na-appreciate niya ng mga ginagawa ko sa kanya, ang mga pagpapahalaga ko. Niyakap ko lang siya ng mahigpit, mahigpit na mahigpit upang maiparamdam ko sa kanya ang aking sensiridad. Manatili ka lang sa tabi ko, pangako ko hindi kita iiwan. Lunes ng umaga, tanghali na ako nakapasok sa opisina dahil tinanghali kami ni Jamia ng gising. Pagkapasok ko ng office ay bumungad sa akin ang apat kong kaibigan. Si Emma na nakadekwato ng upo sa couch. Si James na nakasilip sa may glass wall. Si Miguel na base sa tunog ng computer sa table ay alam ko naglalaro ng Farmville. Habang si Joshua naman ay abalang naghahalungkat ng kung ano-ano sa drawer ko. What are you doing here guys? Kunot ang noong tanong ko sa lima. Sabay-sabay silang napatingin sa akin at bumate. Dumiretso ako ng office table at pinaalis si Miguel at Joshua doon. Kamusta pare? Si Miguel. I'm okay. Kayo? Ikaw Eman, wala ka bang trabaho? Ikaw naman James, wala ka bang pasok? Miguel, Joshua, wala ba kayong laro ngayon? Nagtatakang tanong ko sa kanila. Nagsimula na akong tumipa sa computer. Meron akong pasok pero mas type kong magpaka-action star ngayon. Ani Eman. Napakunot noon naman ako. Sabihin niyo na, niinip na wika ni James. Lumapit sa akin si Joshua. Wala bang sinasabi sa'yo si Jamia pare? Tanong ni Joshua habang nakaupo sa table ko. Tungkol saan? Tanong ko. Nakatingin pa rin ako sa screen ng computer, tumahimik sa buong silid. Ang asawa mo, muntik na mapagsamantalahan ni Jace. Sumbong ni Miguel. Napatigil ako sa ginagawa ko at matamang tinignan na mga kaibigan ko na noy makikinikinita ang pagkaseryoso sa mga itsura. Sa tinagal-tagal na namin magkakasama ay alam ko kung kailan sila nagbibirot kung kailan sila seryoso. Kinuwento sa akin ni na Miguel ang tunay na nangyari noong Sabado ng gabi at nalaman ko nagsinungaling sa akin si Jamia. Dahil sa nalaman ko'y tila nandilim ang paningin ko, kumuyo mo mga nanginginig kong kamaot na ngatal dahil sa pagkapuot ang buo kong katawan. Si Jace Mercado, siyang ex-suitor ng asawa ko. Siya din ang dahilan kung bakit minsang napahamak noon si Jamia at sa kahayupang ginawa naman niya ngayon sa asawa ko. Pinapangako kong hindi ko na talaga ito mapapalampas. I swear. Wala na akong sinayang na panahon at sinutdown ko ng computer at saka nagmamadaling tumayo. Tumigil pa ako bago ako lumabas. Tumingin ako sa mga kaibigan ko. Kayo, hindi ba kayo sasama? Malamig na tono ko. Nagsitayuan silang lahat. San tayo pupunta pare? Si Eman habang abalang nag-iinat. Napalagutok ng mga daliri si Miguel. Hinubad naman ni James ang suot niyang itim na blazer. Habang si Joshua naman ay in-exercise sa mga braso. I clenched my jaw. May tuturuan lang ako na leksyon.